Same, same! Pero iba dito sa 106.7 Energy FM, Pangga. Huwag mo sabihing radyo, sabihin mo... Good morning, Luzon, Visayas at Mindanao, Metro and Mega Manila. Siyempre, good morning din sa napakaganda at napaka-sexy babaeng may lambat sa katawan. Hoy, napaka-ano mo? Napaka-judgmental mo, lambat. Good morning, talaga. DJ Lindsay. Ano nangyayari sa camera natin? Hoy, good morning naman sa inyong lahat. Kaya lambat because, you know, the ruffles yes. On the side. Hoy, ang social kaya. Social tignan. Para bagay na bagay. Black lady. Hindi naman. Ang ganda mo naman, black lady. Kung ganyan lang ang black lady na pupunta sa akin tuwing gabi, ay nako, sige, you're welcome. Uy, ano bang gusto mong ilibre ko sa iyo ngayon? Nakakaloka ka. Gusto ko ng kape. Ay, hindi pala kita ililibre. Bakit? Kasi sabi ko, diba, iihi mo na ako, hindi mo ka pinayagan. Hey, sabi ko, kung kaya mo umihi ng 64 seconds. Oo nga, wala lang, hindi ko tinry. Kaya problem. Mo bang umihi ng 64 seconds? Oo naman. Kaya mo? Kaya ko. Hindi kasi sa mga lalaki, syempre, zip lang. Tapos, pero, pero masakit sa amin yun, ha? Kapag pinutol namin yung ihi namin. Sorry, masintabi ha. Oo. Masakit yun. Oo. Kasi, ibibitinin mo eh. Mm-hmm. Kahit naman sa mga babae, di ba? Hindi alam mo, di ba totoo, baby Toby, sa trabaho natin, iyan yung isa sa mga pinaka-challenge. Oo naman. Yung tipong magsasalita ka na, mag-a-adlib ka na, naka-ano ka na, naka-clock ka na, naka-set na, tapos ihing-ihi ka na. alam mo dati, na-experience ko dati, nandiyerbox na ako. Hoy, pasintawi mo sa mga nag-aano. Pasintawi sa mga nag-aagahana. Pero yun yung nangyari sa akin before. Na-ano na ako, nababanyo na ako. Tinatawag na ako ng kalikasan, pero hindi ko magawa. Kasi ilang minuto na lang magsasalita na ako. Kaya nga. So yun, ang ginawa ko, dali-dali ako, Brad. Oo. Diba? Yan yung mga challenges of your work. Tapos may sumisilip na nun. Kasi syempre, kapag nagmamadali ka, di ba, may tendency na nagmamadali rin yung ano mo, yung ilalabas mo. Nangyayari talaga yan, yung tipong, hindi lang din naman siguro sa profession natin, pero siguro yung mga laging, di ba, yung mga guards, mga security guards. Although meron silang toilet break, tayo din naman meron. Pero minsan, no, sa hindi malamang rason, kung kailan magsasalita na tayo, saka biglang kumukulo yung chan mo. Saka may mararamdaman, no? Kaya nga. Pero ang tanong ko dito, nakita mo yung ano, hindi, yung saluneta. Ano yun? Yung mga guard doon, nagbabantay. Yung mga nakatayo. Paano sila umiihi kapag ano? Kapag ing-ihi na sila, paano pa kaya sila, di ba? So tayo, hirap na tayo, di ba? So feeling sila, ko, partner, naka-diaper siya. Ah, diaper? Feeling ko. Wait. Hindi ba? Hindi ko alam. Hindi ata. Feeling ko lang. Pero, paano yun? Posible. Posible, oo, posible. Pero, natitiis nila yun, no? Oo. Parang, ilang oras silang nakatayo diba? Doon. So parang ako, hindi ko kaya yung mga ganong bagay. Kaya saludo tayo sa mga ganon, no? Oo, totoo yan. Yung natitiis talaga, nagtitiis. Totoo. Kaya saludo tayo doon sa mga taong magaling mag-diaper. Kasi alam mo, baby Toby, hindi na pang matanda lang ngayon ang mga diaper eh. Yes. Diba meron tayong mga pangga na talagang tamad na talaga. Or minsan, kapag pupunta ka sa isang lugar na wala talagang portable na toilet, yung mga, alam mo yung mga plastic na parang cubicle na nilalagay nila sa mga park kapag may event, yung iba hindi na sila gumagamit doon or hindi sila umaasa doon, nagda-diaper na lang sila. Okay. Ang galing, no? Na-try mo na mag-diaper? Hindi, ayoko. Na-try ko yan, baby Toby. Nung inoperahan ako sa gallbladder. Ah, inoperahan ka ng mga sitalay. Oo, tapos pinag-diaper ako. Pero hindi ko kayang umihi ayoko. Sa diaper. Kasi isipin mo, di ba, parang kadiri. Hindi naman sa ginajudge sila, no? Pero para sa akin kasi, nadidiri ako. Kasi yung ano ko mismo, yung urine ko mismo, didikit sa balat ko. Yan nga. Kaya ayoko. Pero kasi, yung iba, hindi kasi merong mga diaper na hindi mo mararamdaman na basa. Ah. Oo, meron nga ano, okay. May tawag doon sa technology na yun eh. Parang sa mga pads yun ng mga babae. Parang ano, dry something, dry feel technology, ganyan. Pero alam mo, ang isang ayokong ma-experience, yung may ilulusot sa ano. Yung ano, kapag... Catheter. Ayokong ma-experience yun. Kasi, oo nga daw. Nakikita ko pa lang, parang ansakit. Masakit nga daw yun. Kaya ayoko. Oo. Pasensya na po, dito na po kami napunta kasi naiili ako kanina sa baby Toby eh. Oh, sige, baguhin na natin, Lindsay, ha? Oh, sige na. Ano nasisi pa ako ngayon. Sige nga. Kanina kasi meron ako message sa sender, DJ Lindsay, na kung saan meron daw siyang BFF. Tapos, ang nangyari kasi, inintay niya lang na maghiwalay sila nung kanyang jowa. Tapos, itong BFF niya, parang nilandi ka agad. Ay! Yung kanyang ex. Ay!
Pero ngayon, ano masasabi mo tungkol doon sa mga bagay na yon? Ano? Kasi wala na naman kayo eh. Okay. So technically, single na kayo pareho, di ba? So sa'yo, okay lang sa'yo na, na jumawa, kunwari ikaw, may ex ka. Jawain ng BFF mo yung ex mo. Halimbawa, ako, si Romel maging ex ko. Mm-mm. Tapos jawain siya ni Kapitana Sisa. Oo, sige. Ewan ko. Kasi nga, practical lang. Single na naman kami pareho. So kung talagang kayo yung nagkakasundo, eh okay. G, hindi ba naman matuturuan kung yung puso nila, hindi mo naman sila madidiktaan eh. Kasi kung talagang mahal mo sila, eh ba't mo sila pinilet go, di ba? So, sa inyo, wala kayong parang bro code? Hindi, ako lang to, girl. Ah, okay, okay, ako lang okay, to. Sige. Kasi ang mga babae, meron talaga yan eh. Ang typical na babae. Uh-huh. Hindi mo man lang sinabi sa akin, nagkakamabutihan na pala kayo. Mm-hmm. May mga ganyan kayo, may mga babae. Pero alam mo, meron talaga din rule. Kung kayo may bro code, may sis code din naman kami. Ah, sis code. Oh, invento ko lang yun. Marecode. Oh, marecode. May mga ganyan din naman. Pero depende yan talaga sa tao eh. Di ba? Okay. Well, feeling ko lang. Kasi may mga kakilala din ako na nag-break sila, tapos yung kaibigan, naging sila. Tapos, nung tinanong ko, as in tinanong ko, bakit hindi ka man nabumusina doon sa friend natin? Mm-hmm. Wala naman ako, ang sabi niya sa akin, wala naman akong kailangan, ano eh, hingian ng permiso. Ah. Hindi ko kailangan humingi ng permiso kahit kanino. So, ang nangyari, parang at some point, hindi siya, wala siyang respeto? Ganun ba? Well, iba yung ano niya, yung pananaw niya. Para sa iba, ganun yung nangyari. Parang wala siyang respeto, hindi niya man lang in-honor yung friendship nila. Mm-hmm. Pero kasi he sees it in a very different perspective eh. Na so parang bagay, I don't owe anyone any explanation. Hindi ko kailangan mag-explain kahit ex nga naman kasi, di ba? Oo. Siguro ganun nga, no? Pero kung siguro, kung mahalaga rin naman sa'yo yung mararamdaman ng ano, ng tropa mo, no? Totoo. Kasi kailangan din konting busina rin naman sa kanya. Oo, totoo yan. Na uy, pre, ito nga pala, may gusto ako sa kanya at saka syempre may gusto na rin naman siya sa akin. Oo. So okay lang ba kung itutuloy namin to? Oo, bumusina. Busina diba? Muna siguro. Totoo kasi yan. A sign of respect. Totoo. Diba? Lalong-lalo kung bro code talaga. Oo. Sa amin kasi ano namin yan eh, number one na ano namin yan, rule namin yan eh, bro code. Bro code. Mga yes. Lalaki talaga meron kayong may pinanghahawakan kayong ganyan eh. Mm-hmm. May, kumbaga solid ang mga lalaki pagdating sa ganyan eh. Yes. Kaming mga babae hindi ko sure. Okay. Hindi ko alam kung babae ba ako. Chinek pa naman, oo, babae naman ako. Oo. So yun, meron kasi akong na-experience dati. Mm-mm. Tropa ko siya. Mm-mm. As in, yung pagkakabreak lang namin nung ex ko nun, nung college. Ay, hindi. Okay. Ay, hindi ko na ako sabihin kung ano, kung anong nangyira ko na. Kung high school o college siya. Mahuhulaan kasi. So yun, meron akong tropa nun. Oh. Tapos, kakabreak lang namin nun, ginawa ka agad. Hindi naman ginawa, nilandi ka agad yung ex ko nun. So, pinormahan para sa, agad. Okay. So para sa akin, parang, teka, iba to ha. Uh-oh. Parang wala, tropa ba talaga kita? Uh-oh. Parang hindi mo man lang nasabi sa akin, uy pre, ganito ganyan. Siguro ko nalang din yung ano niya, yung pag-iisip niya na hindi niya kailangan magsabi sa iba kasi ex na rin naman eh. Uh-oh. Pero syempre, konting ano lang din, konting busina lang din sa tropa mo. Kasi tropa mo siya eh, ex yan ng tropa mo eh. Nag-expect ka kasi na ganun siya sa'yo because mm-hmm. ganun ka sa ibang tao if ever yes. na mangyari sa'yo yun. At syempre, hindi lang sa akin niya yung ginawa. Sa iba ko rin mga tropa. May history si kuya. Mm-hmm. So ganun talaga yung character niya. Yes. Oo. So yung para sa akin, hindi lang ako yung nabastos, pati na rin yung tropa ko. Oo. Pero syempre, since sa tropa nga naman namin, eh hinayaan lang din namin. Oo. Kami na lang nag-adjust para sa kanya. Have you ever tried asking him or telling him na, huy, sa susunod, bumusina ka naman. Hindi mo tinry, bakit? Kasi ako, iniisip ko na lang na, sige, hiyan mo na, may buhay naman sila, okay na yun. Hindi, kasi kung nakailang ganyan na siya, diba, parang dapat may magsabi sa kanya na, huy, teka lang, parang hindi yata tama yung ginagawa mo. Siguro sinubukan na yan ng tropa ko dati. Oo. Pero ayun, hindi siguro na ano na isip kung na mali yung ganun at saka may sarili siyang pag-iisip din totoo, naman. Oo, may sarili siyang. So wala na kami magagawa doon kaya uh-oh. Ayun, hinayaan na lang din namin. Tropa pa rin namin naman hanggang ngayon. Ang fear ko lang dyan, kapag may ganun ka ng tatak sa mga kaibigan mo or sa circle mo, parang panginilagan ka tuloy ng mga kaibigan oo, mo dumating eh. Dumating yung time na umilag din talaga ako sa kanya. Oo. Konti lang naman, konting uh-oh. Time lang din naman talaga. Pero yun, as time goes by naman, okay na rin naman. Ayun, naging okay naman pass. Kayo. Yes. Nangyari din sa akin yan, pero matagal ko na namang ex yon, yung ex ko dati. Mm. Tapos meron akong, hindi naman super close friend. As in, friend lang talagang may touring, na tipong, okay, chill na kaibigan lang. Yung, hi, hello, ganyan. Tapos,
Tapos, nagkita kami, after 2 years yata, nagkita kami sa Ortigas. Uh-huh. Tapos, kaya pala, parang gustong-gusto niya ako kausapin. Yun pala, yung ex ko, nakaka-break ko lang, eh sila na nun. Maraming nakakakita sa kanila na umiinom together, magkasama palagi. So, parang ako, naramdaman ko nun is parang, bakit walang man lang nagsabi sa akin? Although, hindi nga rin naman talaga, hindi naman responsibilidad ng mga tao na timbrehan ako na, yung ex mo, ganyan, dinidate si ganyan. So parang ako lang, parang slight lang na sumama lang yung loob ko, pero mabilis ko lang naman din na shake off. Kasi nga, okay, kung dyan kayo masaya eh, di go, pare, masingle eh. Kahit pagbalibalik na rin pa rin naman natin yung mundo, di ba? Ex na rin naman kayo. Di ba? Wala na kayo. There's a reason kung bakit kayo naghiwalay, di ba? True. So kaya yun, siguro sa mga pangga natin dyan na tatalo ng tropa, sabihin na natin na gano'n, no? Tatalo ng tropa, no? Bosinahan nyo muna. Pwede naman siguro yung taluhan ng tropa eh, di ba? Kung ex yan ng tropa mo, pwede naman siguro yun. Kung mag-ano naman kayo, mag-tropa naman din kayo eh. Alam nyo naman yung gusto ng isa't isa, di ba? Kung gusto mo yan, sige, timbrehan mo muna yung tropa mo. Sabi mo, oy pre, meron kaming ganito ha, may gusto ako sa kanya, okay lang ba na pormahan ko? Mas maganda yan. Mas maganda yung gano'n. Mm-hmm. At syempre, di ba, a sign of respect sa iyong tropa. At syempre, para hindi na rin masira yung bro code nyo. Totoo yan, totoo yan. Kasi ang tagal, kung magkakaibigan kayo, matagal pa kayo magsasama eh, baby to baby, di ba? So, wag mong hayaan na isang babae lang yung maging dahilan kung bakit magkakaroon ng lamat yung pagkakaibigan ninyo. Yes. Di ba? Tsaka isipin mo, no, nung may problema kayo ng ex mo na yan, eh, siya rin naman yung nilalapitan mo. Totoo. Di ba? Ganun naman nangyayari eh, no? Di ba? Yung pala hindi natin alam yung ibang tao, bantay sa lakay pala. Uy, may ganyan talaga. Bantay sa lakay yung term. Di ba? Ay, nako, napakadami kong kilalang ganyan. Diba? Anyway, mga pangga, susunod na ang napakaganda, napaka-sexy ang tindera ng lambat. Ng isda for today's video. Uy, ikulambo to. Very, very important. Ay, kulambo. Ang daming lamok ngayon. Nakakaloka. Sabagay. Actually, ako nga, ang daming kong kagat ng lamok. Ako nakakainis din dito. Nga. Ba't kayo ang daming lamok ngayon? Siguro ano, dahil... El Nino naman pala. El Nino pala, eh, no? Oo, no? Ewan ko nga ba? Meron. Season ng mga mosquitoes. Mangga, susunod na. DJ Lindsay para sa lihim ng liham. At syempre nakasama mo at nakalandian ang hot baby boy ng radyo. Walang iba kundi si Baby Toby na pwedeng-pwede niyong stalk sa lahat ng kanya social media accounts. Hanapin niyo lang Baby Toby 1067. Mangga, balik tugtugan muna tayo. Tumutok lang dito sa number 106.7 Energy FM. Mangga, huwag mo sabihing radyo. Sabihin mo...